Magandang araw sa ating lahat. Ito ang aking performance task sa Filipino, kung saan ako ay magpapahayag o mag-uulat tungkol sa kultura na kapaloob sa tangka at haiku ng Silangang Asya. Ngunit bago mo na yon, ano ang haiku at tangka? Ang haiku ay tulang binubuo ng 17 pantig na may 3 talunturan. Na ang unang taludtod ay may 5 pantig, sa ikalawa ay may 7 pantig, at ang ikatlong taludtod ay may 5 pantig. Ito ay nagtataglay ng talinghaga. Katulad ng haiku, ang tanka ay sumusunod sa 5-7-5 na pantig. Ngunit gumagamit ito ng 2 pang linya para maging 5-7-5-7-7. Kaya ito ay binubuo ng 31 pantig. Bawat linya ay may imahe o ideya. Ang haiku at tanka ng Japan. Ang Japan ay isa sa mga kinikilala at nangunguna sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya sa buong mundo. Ngunit kahit patuloy ang kanilang pag-unlad at pagpapayabong ng kanilang bansa, napapanatili pa rin nila ang kanilang mayamang kultura. Ito ay ang haiku at tanka. Iilan lang ang mga yan sa napakaraming kultura na napreserba at itinuturo na national treasure sa kanilang bansa. Ginawa ang tanka noong 2 siglo at ang haiku noong 15 siglo. Nakalinang sa mga Hapon ang sarili nilang literatura na nagmula pa noong panahon ng Nara. Sa Kojiki or Records of Ancient Matters, nakapaloob ang kasaysayan ng mga Hapon. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Sila ay may pantig at bilang na dapat sundin upang masabi na ito ay haiku at tanka. Magsisimula muna ako sa pagpapahayag tungkol sa haiku. Nasaad ko na noong 15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 talunturan. Karaniwang pinapaksa nito ang kapaligiran o kalikasan. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng talunturan na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Ang kiro naman ay kahawig ng sisura sa ating panulaan. Ang kireji naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat verso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghihintuan ay maari makapagpahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas. Ang tanka naman ay kasama sa kalipuran ng mga tula na tinawag na manyushu o collection of 10,000 leaves. Ang manyushu ay ang pinakalumang koleksyon ng mga tulang Hapon. Ito ay kinolekta matapos ang panahong AD 759 sa Nara period. Si Otomo no Yakamochi ay ang pinaniniwalaang huling taong nagtipon ng mga ito. Ang koleksyong ito ay nahahati sa 20 parte o libro. Ito ay naglalaman ng mga long poem o choka, short poem o tanka at iba pa. Ang tanka ay isang antolohiya na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tanka na puno ng damdamin. Bawat tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa at pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 talugtod ang tradisyonal na tanka. 3 sa mga talugtod ay may tig-7 bilang ng pantig
samantalang tig-limang pantig naman ang dalawang taludtod. Ngayon na naipahayag ko na ang kultura at kasaysayan na kapaloob sa haiku at tanka, gaano nga ba sila kaimportante? Ang haiku at tanka ay nakakatulong na mabihasa ka sa paggawa ng tula, lalong-lalo na sa kasalukuyan na ang pagiging malikhain ng iyong kaisipan ay kinakailangan. Dito rin nababatid na napakaganda at malikhain ng mga Hapones pagdating sa kanilang literatura. Ang panahon ng sining at literaturang Hapones ay pinagmamalaki nila bilang ginintoang panahon. Dito po nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa kultura na kapaloob sa haiku at tanka. Paalam at maraming salamat sa pakikinig.